di ba? Philkotse na. Malamang nababalitaan nyo na ang tungkol sa mga electric vehicle or EVs, lalo na ngayong mahal ang presyo ng gasolina at diesel. Siyempre, kuryente na nanggagaling sa baterya ang nagpapatakbo sa mga EV. Kaya naman parami na ng parami ang mga automakers na naglalabas ng electric models not only to reduce or eliminate fuel consumption, but emissions as well. Pero bago pa nauso ang mga EV na yan, matagal nang merong baterya ang regular combustion-powered cars. Hello car fans, this is Joseph and welcome to Explain Like I'm 5. At pag-uusapan natin ngayon ang automotive batteries. Oh, like nyo muna itong video namin, subscribe to our YouTube channel, and click the bell icon to receive the latest updates. Silipin nyo rin ang aming Philkotse Car Guide by clicking the link at the description below para updated kayo sa full specs, latest pricing, at news. Eh ano nga ba ang automotive or car battery itong tinatawag? Dito nanggagaling yung kuryente para i-start ang sasakyan. Specifically, pinapagana ng battery ang starter motor na nagsisilbing taga-kalabit sa makina na huy, napihit na yung susi o napindot na yung engine start button. Simulan mo nang magsunog ng fuel kasi aandar na si boss. Kapag inumpisahan na ng makina ang proseso ng internal combustion, tuloy pa rin ang battery sa pag-supply ng electrical requirements ng sasakyan tulad ng lights, sound system, at convenience features. Nasabi nating rechargeable ang baterya dahil yung kuryenteng nanggagaling dito nire-recharge ng alternator depende kung tumataas o bumababa ang electrical demand ng auto. Karaniwang maliit lang na parte ng battery capacity ang kailangan para i-start ang sasakyan. Less than 3%. Kaya designed ang baterya to deliver maximum current for a short period of time. This is also the reason why car batteries are called SLI, or Starting, Ignition, and Lighting Batteries. Rechargeable man ang standard car battery, nauubos din yan tulad ng iba pang consumable items sa mga sasakyan. Kaya eventually, kailangang palitan. Pero teka lang ha, bago kayo pumunta sa suking battery shop nyo, keep in mind na hindi basta-basta ang pagpalit ng car battery. Kapag bumili kayo ng sasakyan, lalo na kung brand new at sing presko ni Stanley, may kasama ng battery yan sa engine bay according to the recommended size ng manufacturer. May NS40 or 1SNF, may NS50 or 1SMF, may N50 or 2SMF, and so on and so forth. Eh bakit ba pa iba-iba ng size? Eh pareho namang sasakyan yan. Ganito kasi yun. Inaayon kasi yan sa laki ng sasakyan, hindi lang sa physical na size ha. Usually, kapag mas malaki ang auto, mas malaki rin ang displacement or capacity ng makina. Kaya kailangang mas malaki ang battery size. Paano kung maisip nyo na liitan ang battery size na ilalagay sa sasakyan para makatipid? Pwede kaya yun? Ang problema dyan, kung masyadong maliit ang size ng baterya para sa compartment nyo, aalog-alog yan habang umaandar ang auto. At dahil magalaw, maraming posibleng mangyari. Andyan yung may kalampag sa engine bay. O kaya matanggal ang battery sa kinalalagyan dahil maluwag na potentially ikasira ng auto. Bukod pa dyan, pwedeng ma-damage ang internal components ng baterya. O di hindi rin kayo nakatipid, di ba? What if gusto nyo namang maglagay ng mas malaking battery sa sasakyan nyo? For example, pang mid-size sedan na baterya para sa subcompact hatchback nyo. Hindi rin pwede yun. Although there shouldn't be any problem cranking the engine using a bigger battery, ang problema naman dyan, mahihirapan ang alternator at makina na i-recharge ang mas malaking baterya. Halimbawa, yung 12-volt battery nyo, papalitan ng 24-volt battery. Ang standard na configuration ng mga sasakyan, 12 volts talaga. Kaya 13 to 15 volts ang sinusupply ng alternator. Yung mga madalas na maiiksing biyahe, mga 15 minutes or less, at low current draw habang nakapatay ang makina. Tulad ng pag-charge ng cellphone o laptop o pagsaksak ng tire inflator,
yan ang papatay sa baterya nyo kahit gaano pa kalaki ang ipalit nyo. Ang ending, baka ma-undercharge ang baterya nyo. Yun eh kung hindi masira ng tuluyan. Bukod pa dyan, syempre, mas mabigat kapag mas malaki ang battery. Kaya lalakas ang konsumo nyo ng gasolina o diesel. Kaya please lang, stick with the battery size that came with your vehicle o yung recommended ng manufacturer. Fitment kasi talaga ang punto nito. Kapag pipili kayo ng baterya, dapat yung sukat sa compartment at hindi aalog-alog o kaya naman hapit ang size para din yan sa ikatatagal ng baterya at ng sasakyan. Meron naman sa atin na namimili ng bagong battery based on power draw o yung pagkuha ng kuryente ng sasakyan for its various electrical requirements. For instance, sa Motolite, which is the Philippines' best-selling battery brand, meron kayong tatlong pagpipilian kung maintenance-free batteries ang pag-uusapan. Andyan ang Motolite Enduro for vehicles undergoing normal everyday use, warranted for 15 months. Meron ding Motolite Gold na pang heavy duty ang gamit, lalo na sa mga sikat na Japanese, American, and European brands carrying a 21-month warranty. At sa ultra heavy duty use tulad ng diesel SUVs, vans, and pickups, andyan ang Motolite XL with 24 months guaranteed reliability. Lahat sila iba-iba ang ampere rating at reserve capacity. At yan ang ginagamit na basehan kung aling mga sasakyan sila nababagay. Sabihin na nating yung sasakyan yung nabili na may kasamang Motolite Gold, kailangan na ng battery replacement. At gusto nyo lagyan ng Enduro naman. Medyo tagilid yung binabalak nyo. May minimum standard kasi ang Motolite pagdating sa iba't ibang klase ng baterya. Kaya pansin nyo, iba-iba din ang warranty period. Yung Motolite Gold na kasama sa otong binili nyo, yan ang kayang sumalo sa requirements ng specific nyong sasakyan. Kung papalitan nyo ng bateryang mas mababa ang boltahe, mahihirapan lang yung salukin ang power demands ng kotse at mabibitin lang kayo sa paggamit. The one time na pwede nyong i-consider ang pag-upsize ng battery is when you install electrical modifications to your car. Ang klase ng bateryang nakalagay sa kotse, nakabase yan sa stock configuration ng sasakyan. So, yun ang tinuturing na normal. Kapag hindi kayo mapakali at nagdagdag kayo ng accessories tulad ng additional lights or dumadagundong na sound system with subwoofer ha, tataas ang power demand ng sasakyan. In that case, baka hindi nakayanin ng stock battery ang increased demand. Kaya malamang, mas malaking baterya na ang solusyon. But considering yung disadvantages of bigger batteries na binanggit natin, timbangin nyo na lang ng maigi kung worth it ba. Sabihin na nating konting lights ang idadagdag nyo, kasama na ang bagong busina at bagong head unit. Sapat na ang bateryang may upsized performance. Pero kung higit pa riyan ang balak nyong ipakabit sa auto nyo, aba, kailangan na rin baguhin ang charging system. For that, dapat nang sumangguni sa isang competent na auto shop. At kung ano man ang kailangan nyong kunin na baterya para sa inyong sasakyan, siguradong meron ang Motolite niyan. Para sa mga naghahanap ng performance to the highest levels, Motolite XL is for you. Like the rest of Motolite maintenance-free batteries, ang XL ay merong Expanded Grid Technology or EGX. Improved ang performance dahil pantay ang plate energy distribution. Re-engineered ang casing para mahiwalay ang lata. Pinaganda rin ang water retention at corrosion resistance. Hindi rin basta-basta mararattle ito because of its superior vibration resistance. May Motolite XL DIN, short for Deutsches Institut für Normung or German Industrial Standard, na tumatagal ng halos 70% kumpara sa ibang batteries dahil solid ang engineering nito using German technology. Perfect para sa European vehicles na gumagamit ng DIN standard. But wait, there's more! Dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina ngayon, nauuso na ang start-stop technology sa mga sasakyan. Ito yung kusang namamatay ang makina kapag matagal na hindi umaandar ang auto para iwas idling at bawas konsumo. Kapag oras na para umandar ulit, ikakambyo nyo lang ang sasakyan o umapak sa gas pedal at magsisindi na naman ang makina. Yung mga sitwasyong ganito, masyadong draining para sa ordinaryong baterya.
Para dyan, merong Motolite Excel Enhanced Flooded Battery or EFB. Mas mura compared sa imported equivalent, pero garantisadong tatagal, lalo na in Philippine conditions. Merong low-tight plates na nakakatulong sa pag-maintain ng low battery temperature. Envelope-positive plates na iniiwasang masagad ng husto ang discharge. At may reformulated paste with special electrolyte additive para walang short circuits at pinapabagal ang rate ng self-discharge. Optimized ang wire design para mas madali ang daloy ng kuryente at pinatibay pa ang construction against corrosion and vibration. Basta kapag pipili kayo ng car battery, dapat naaayon yan sa laki ng sasakyan at sa electrical requirements nito. Kung hindi kayo sigurado, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na automotive electrician or car shop para hindi kayo makuryente sa pagbili. This has been Joseph for today's episode of Explain Like I'm 5. Thanks for supporting Philkotse, and kita tayo sa next video. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!